Sa video ito ay ibabahagi namin ang pinagsama-samang ideya ng iba't ibang tao na nais ding makatulong sa iba na naghahangad at nangangarap din na gumanda ang buhay. Kaya kung handa na kayong malaman, magbasa, makinig, unawaing mabuti at isagawa. Marahil habang binabasa at pinapakinggan mo ang nasa videong ito ay nagtatanong ka, bakit mayaman na ba siya? Ang sagot ko ay hindi. Hindi pa. Parehas lang tayong nangangarap na yumaman. Kaya ang ginawa ko ay nangalap at nanaliksik din ako ng mga ideya na sa palagay ko ay maaring makatulong. Kaya naman ngayon ay ibinabahagi ko sa inyo. Sa bandang huli, nasa sayo pa rin ang desisyon kung susundin mo ang mga ito. Ang unang paraan na maaari nating magawa ay maging responsable para sa ating kapalaran. Ang palagi ang ginagawa ng mga tao ang successful, palagi nilang sinisisi ang ibang tao at palagi silang may mga palusot lalong-lalo na sa kanilang mga kasalanan at masamang habits. Palaging ang boss nila, ang ekonomiya o ang gobyerno ang may kasalanan para sa kanila. Dahil hindi nila inaamin ang sarili nilang pagkakamali. Hinihintay lang nilang magbago ang mundo at hindi nila naiintindihan na sila ang may kakayanang magpa-asenso sa kanilang sarili. Kung pangarap mong umasenso, dapat alalahanin mo na ikaw ang responsable sa iyong kapalaran at hindi ang ibang tao. Ang pangalawa ay magkaroon ka ng goal sa buhay mo. Ang taong nabubuhay ng walang layunin ay nagsasayang ng buhay para sa wala. Kung inuubos mo ang panahon mo sa pag-aalala at pag-react sa mga problemang palagi na lang sumusulpot, malalaman mo na lamang na nasa katapusan ka na pala ng buhay mo at nagsisisi ka na wala kang mabuting nakamit. Kaya naman napaka-importante ng may layunin ka sa buhay mo para hindi ka nadidistract sa mga problemang dumarating o kinakaharap natin sa buhay. Ang pangatlo ay kung ano ang iniisip mo ay magiging katotohanan. Kung palagi mong pinag-iisipan at inaalala ang mga problema mo, ang mga ito lamang ang mapapansin mo. Kapag mas marami kang oras na ginamit para sa mga iyon, ay mababawasan ang oras mo para maisip ang mga biyaya at mga oportunidad mo. Sa kabilang dako naman, kapag mas madalas mong pinag-iisipan at pinasasalamatan ang mga biyaya at oportunidad mo, mapapansin mo na mas maraming darating sa iyo. At tandaan mo na ang mga biyaya at oportunidad ay pwedeng gamitin para masolusyunan ang mga problema. Pang-apat, isipin mo ang mga pwede mo pang magawa, hindi lamang kung ano yung mayroon ka. Ang mga nabibigo kasing tao, lagi nilang pinag-iisipan ang kanilang masamang kinatatayuan, ang kanilang kahirapan, kawalan ng tagumpay, or pagiging karaniwan. At iniisip nila lagi na hanggang dun na lamang sila, kaya nananatili na lamang sila sa paggawa at pagkuha ng mga nakasanayan na nila sa araw-araw. Pero kung ikaw ay taong mataas ang tingin mo sa iyong kinabukasan, iniisip mo palagi yung maaring pwedeng mangyari o yung anong pwede mo pang magawa para ikaw ay magtagumpay. Panglima, piliin mong mabuti ang mga kasamahan mo. Lagi mong titignan yung mga taong sasamahan mo kung may mabuti ba silang idudulot sa'yo or mga good influence sila sa'yo. Like example, kung makikisama ka sa isang lasinggero, magiging lasinggero ka na rin kapag nakisama ka sa kanilang inuman. Or kung sasamahan mo ang isang kriminal, magiging isang kriminal ka na rin balang araw kapag tinulungan mo sila sa kanilang masamang gawain. Pero pwede ka naman makisama sa mga may yaman at matatagumpay na tao para sila naman ang magbigay sa iyo ng lakas ng loob at tuturuan ka nila kung paano ka rin naasenso. Ikaw naman yung pipili, kaya pumili kang mabuti ng taong pakikisamahan mo. Pang-anim, gawin mong habit ang tagumpay. Kung napapansin mo, kahit pare-pares tayong mga tao, pero bakit hindi pare-pares yung ating lagay sa buhay? May mga taong mas matagumpay at may mga iba naman mas lalong lumalala sa pagdaan ng panahon. Simple lang ang sagot ayon kay Aristotle. Ang pagkatao natin ay nakabase sa nakasanayang nating gawin. Ang pagiging magaling daw ay hindi gawa kundi isang habit. Palagi mong gawin ang mga nakakabuti at palagi mong makakamit ang napakabuting bagay.
Ang pangpito ay matuto ka sa iyong pagkabigo. 'Di ba? Lahat naman tayo, guys, nakakaranas ng pagkabigo at pagkakamali paminsan-minsan. Sino ba naman sa atin ang hindi nakakaranas niyan? Pero kailangan pa rin natin magpatuloy at pag-aralan ng ating mga pagkakamali kung pangarap talaga nating magtagumpay. May libo-libo tayong oportunidad sa buhay at ang tanging paraan lamang para hindi tayo mabigo ay hindi tayo susuko. Kailangan laban lang tayo ng laban. Pangwalo, pangarapin mong maging mayaman. Aminin mat natin, hindi, mas marami kang magagawa kapag mayaman ka kaysa naghihirap ka. Hindi nga pera yung pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero kung marami ka naman nito, mas marami kang makakamit at mas marami kang matutulungan kaysa kapag wala ka. Ang pangsiyam ay pag-aralan mong mag-ipon at mag-invest. Naalala niyo ba ang kasabihan kung ano ang tinanim ay siya ring aanihin? Ganito rin sa buhay, guys. Kapag wala kang itinanim, wala ka rin aanihin. Alimbawa, kapag binaon mo ang sarili mo sa utang, kahirapan ang aanihin mo. Pero kapag nag-ipon ka at natuto kang mag-invest ng pera, hindi lamang disiplina ang makakamit mo, kundi kasaganaan at kayamanan. Kapag alam mong tama, ipagpatuloy mo. Sabi ni Calvin Coolidge, maraming edukado, talentado at matatalinong tao na hindi naman matagumpay. Ang isang bagay na kailangan para magtagumpay ayon sa kanya ay ang iyong pagpupumilit at lakas ng loob. Kapag patuloy mong ginagawa ang isang bagay, mas lalo kang gagaling at balang araw may makakamit ka rin. Iwasan mong makipag-chismisan. Sabi ni Eleanor Roosevelt, ang mga matatalinong tao daw ay nagkukwentuhan tungkol sa mga ideya. Pero ang mga taong makikitid ang utak ay nakikipag-chismisan lamang. Kahit marami naman ang nawiwili sa chismis, mas mainam pa rin na pag-usapan mo yung mga plano mo sa kinabukasan mo kapag kasama mo yung mga matured mo mga kaibigan at mga marunong makinig. Kasi kapag mas marami ang oras ang sinasayang mo sa pakikipag-chismisan, mas kakaunti ang magiging oras mo sa pagkamit ng mga bagong ideya at pagsisikap. Magpahinga. Minsan, ang pinakamainam na kailangang gawin ay magpahinga. Kapag nalalaman mo na masyado nang mahirap ang pang-araw-araw na stress at problema, magdesisyon kang magpahinga. Lumabas ka muna para magkape o magbakasyon kahit isang araw lang. Dapat wala kang gagawin na trabaho at magre-relax ka lang at magsaya. Para pagbalik mo, magiging mas klaro ang isipan mo at mas marami ka ng matatapos kaysa mananatili kang pagod. Kasama din sa maaari mong gawin ay maging disiplinado. Maging disiplinado ka at gawin mo ang mga kailangan mong gawin kahit ikaw ay tinatamad. Gaya ng kung paano ang long term ay nakakatulong sa pag-asenso. Sabi rin ni Daniel Goleman, ang mayakdar ng focus, the hidden driver of excellence, na ang disiplina daw at ang kakayahang umiwas sa pagpapasaya ay isang abilidad na natatangi sa mga matagumpay. Kapag natitipuhan mong gumawa ng isang bagay na nakakatuwa pero may masamang kahihinatnan, pag-isipan mong ibang bagay na mas mahalaga at simulan mo silang gawin para maiwasan mo ang tukso. Isa pa sa pinaka-importanteng pwede mong gawin ay alagaan mo ang iyong katawan para ikaw ay magtagumpay. Hindi mo makakamit yung gusto mong mangyari sa iyong buhay o sa kinabukasan mo kapag pinabayaan mo ang iyong kalusugan. Kailangan mo pa rin kumain ng mga masusustansyang pagkain kahit ikaw ay marami ng iniisip at mga problemang kinakaharap. Maari mo ring subukang gawin ang mga feng shui tips na ito. Magtanim ng fruit-bearing trees. Magtanim ka sa bandang southeast ng iyong bakuran para madagdagan ang kinikita ng pamilya. Gumawa ng mini fishman sa southwest. Ito ang ultimate way patungo sa pagyaman. Kailangang maghukay para makagawa ng fish pond upang ma-activate ang abundance lock ng pamilya. Magsabit ng mandala sa south wall. Tinutunaw ng mandala ang energy na nagdadala ng away, sakit at iniiwas ang tahanan sa mga masasamang taong kagaya ng magnanakaw. Magsuot ng mga gold jewelry. Mag-display ng anumang paboritong metallic sculpture sa northwest.
Magsabit ng painting of 100 birds sa labas ng front door. Ang mga ibon ay mga tagapagdala ng magandang balita at ng magandang kapalaran. Ang panghuli ay maglagay ng aquarium na may maliliit na isda sa north ng bahay para sa career lock.